Umaaray ang mga tindera ng paputok sa Lingayen, Pangasinan dahil matumal daw ang benta nila. Pero mabilis naman ang pag-akyat ng bilang ng mga nabibiktima ng paputok sa naturang probinsya. Menor de edad ang halos lahat ng mga naputokan. Makibalita tayo kay Jessica Manwingit ng GMA Dagupan. Umabot na sa mahigit 20 ang bilang ng mga naputukan sa Pangasinan sa loob ng 5 araw. Base sa tala ng Provincial Health Office, 19 sa mga biktima, pawang mga minor de edad. 2 taong gulang ang pinakabatang biktima. Piccolo ang nangungunang sanhi ng pagkasugat. 13 na ang nabiktima nito sa probinsya. 2 naman ang nabiktima ng boga. May tinamaan din ng bala ng baril. Paparami pa rin ang mga nabibiktima ng paputok kahit pa pinaigting ang kampanya ng Department of Health kontra paputok. May mga nagbebenta pa rin ng mga illegal na paputok tulad ng Piccolo, Quitis, Goodbye Philippines at Super Lolo. Kami sa ating mga magulang sa Pangasinan na gabayan at kapitayan ang kanilang mga anak para po hindi po mapahamak at masaktan sa pagsalubong po natin ng Naka-alerto na ang buong pwersa ng Pangasinan Provincial Hospital ngayong 6 na araw na lang bagong taon na. Handa ng emergency room kung saan bibigyan ng paunang lunas ang mga mabibiktima ng paputok. Tiniyak ng pamunuan ng ospital na meron silang maayos na kagamitan at pasilidad. Sapat din daw ang kanilang supply ng anti-tetanus vaccine. Yung atmosphere ng emergency room, hindi lang yan napaprioritize dun sa mga nabiktima ng paputok. No need to worry about kung sa pag-admit ng mga patients, mga gagamiting mga gamot. Ang ilang Pangasinense namang takot maputukan, may alternatibo ng pampaingay sa bagong taon. Tipid na sa bulsa, makakaiwas pa sila sa disgrasya. Yung mga lata, sa kabatya, ganun. Kanta lang, yung video key, okay, ano. Api-api lang dyan, basta bawal lang magpaputok. Umaaray naman ang ilang tindera ng paputok sa bayan ng Lingayen. Matumal kasi ang benta nila. Sinisisi nila ang kampanya kontra paputok. Siyempre yung mga ibang tao, natatakot din po kasi sabi nga nila sa campaign nila, bawal, baka mamaya huliin daw sila. Tinga sana bawal, kaya lang naghahanap buhay din kami. Jessica Manwiit, Nagbabalita, Pilipinas.